dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng Papa Dudut Stories. Tawagin niyo po ako sa tunay kong pangalan na Rafael ng Tiaong Quezon. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig, Papa Dudut, lalo na sa tuwing nasa trabaho ako bilang cellphone technician. Nalilibang ako sa mga pinakikinggan ko sa inyo habang nagkakalikot ako ng mga cellphones na kailangan kong pagganahin. Maraming kwento, Papa Dudut, sa likod ng mga cellphones na naayos ko na. Yung iba, aksidenteng nabagsak o nalublob sa tubig. Yung iba naman ay sadyang binato ng may-ari sa sobrang inis daw nila sa mga asawa nila na nahuli nila sa aktong may kasamang iba. Ang sakit naman nun, Papa Dudut, kung may buhay lang yung cellphone na ginagawa ko, baka sigawan na silang lahat na bakit nyo sa akin binubuntong ang mga galit nyo. Ako naman ay tahimik lang ako, Papa Dudut, kapag nagkikwento na sila sa masaklap na sinapit ng kanilang cellphones. Anyway, iniisip ko naman, Papa Dudut, na hindi pa darating sa akin yung ganong pagkakataon na kailangan kong ibuntong ang galit ko sa sarili kong cellphone. Ano ko? Nahihibang? Anyway, sa tuwing nakikinig po ako sa inyo, Papa Dudut, ay masasabi ko na nakakatulong sa akin yon dahil marami akong natututunan. Pero iba pa rin pala kapag ikaw mismo na ang nakaranas. Nagsimula po ang aking love stories nang makilala ko sa Facebook si Lenny. Meron po kaming common friend na dalawa. Barkada ko na naging katrabaho niya dati sa tindahan ng burger. Ito po yung mga tindahan na may buy one, take one na burger. Nagtrabaho doon si Lenny ng ilang buwan pero nag-resign din siya dahil sa boring daw ang naging buhay niya doon. Maghapon, magdamag lang daw siyang nagluluto ng burger patty at lumalanghap ng usok kaya hindi daw niya ito natagalan. Isa pang dahilan ay nawalan daw siya ng ganang kumain ng burger. Natatawa na lang ako habang kinukwento niya sa akin ang detalye ng dahilan kung bakit siya agad umalis doon. Unang kita ko pa lang sa kanya sa Facebook ay masasabi ko na na-love at first sight ako sa kanya, Papa Dudut. Pero yun nga, dahil maganda siya at mukha siyang artistahin, parang kamukhain niya si Sheena Halili, yung itsura niya ay mukha din siyang mahirap ligawan. Lalo na sa isang katulad ko na isang hamak na cellphone technician. Parang mataas kasi ang standard niya sa mga lalaki. Inestalk ko na rin siya syempre at ang mga itsura ng naging ex niya. May mga hindi nga naman kagwapuhan pero maganda naman ang trabaho. May manager ng tindahan, may ahente at meron ding teacher. Bukod sa mga kalidad na ex ay may isa pa akong napuna kay Lenny, Papa Dudut. Mukha po siyang maselan at high maintenance na babae. Nakikita ko kasi sa mga pinopost niya yung mga bagay na hilig niya. Halimbawa, mga bagong damit, bag at sapatos na bigay daw sa kanya ng mga manliligaw niya. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa kay Lenny. Ang ginawa ko, Papa Dudut, ay tinawagan ko yung common friend namin sa Facebook para personal na tanungin
kung kumusta nga ba si Lenny sa totoong buhay. Ayon kay Dina na common friend namin na mabait daw si Lenny. Sadya lang daw na marami ang nagkakagusto dito kaya marami ang nagbibigay at nagpapadala ng mga regalo. Hindi mo naman siya masisisi kung marami ang mga pahabs. Eh kahit siguro ako yung nasa kalagayan niya at may magregalo sa akin. Magpapasalamat na lang ako sa Facebook dahil naalala nila akong regaluhan kahit na hindi ko naman birthday. Bigla ay napaisip ako, Papa Dudut. Ah, ganun ba? Mukha pa lang mahihirapan akong ligawan siya. Seryosong sabi ko kay Dina. Sabi ko na nga ba, may gusto ka kay Lenny. Kaya pala tanong ka ng tanong sa akin sa chat pa lang ng mga info tungkol sa kanya. Well, in general, mabait naman talaga yun eh. Medyo maiksi lang yung pasensya. Lalo na kapag boring ka o yung ipapagawa mo sa kanya. Hayaan mo tol, ako mismo ang gagawa ng paraan para magkita kayo ng personal. Masiglang sabi naman ni Dina. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nagawa ni Dina na maipakilala sa akin si Lenny. Nagkataon kasing bigla na lang ayaw mag-open ng cellphone niya. Shoot! Pagkakataon ko na ito para magpakitang gilas sa kanya. Sana lang talaga ay hindi mahirap gawin yung trouble ng sipi niya. Unang impression ko kay Lenny nang nakita ko siya ng personal ay talagang maganda siya. At higit sa lahat ay mabait din. Nalaman ko din na isang sakay lang pala ang layo ng bahay nila sa amin. Kaya mabilis ko siyang mapupuntahan para ligawan. Pero kailangan ko munang unahing ayusin itong cellphone niya. Nakiusap din si Lenny na kung pwede sanang ma-retrieve muna ang lahat ng mga pictures niya sa phone niya kung sakaling kailangan ko itong i-reset. Oo naman, akong bahala. Hindi ko kakalimutan yung bilin mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ako naman ay naisip ko na pagkakataon ko na yon, Papa Dudut, para makilala ko pa siya ng lubusan tulad ng ano ang hilig niya, saan niya gustong mamasyal, anong paborito niyang pagkain at kung ano-ano pang mga detalye na makukuha ko mula sa cellphone niya. Kailangan ko na siyang maligawan. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Matapos kong maayos ang sipi na iniwan niya sa akin. Ako pa mismo ang naghatid sa kanya gamit ang motorsiklo ko. Dahil nga sa napagana ko ang sipi ni Lenny, nang walang kahit na anong nabura ay labis-labis ang pasalamat nito sa akin. Lalo na nung hindi ko na sa kanya pinabayaran pa. Nilibre na lang niya ako ng dinner malapit sa plaza. At aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na sobrang saya ko nung pumayag din siyang ma-backride ko siya sa motorsiklo ko. Kaya parang magka-date na kaming dalawa. Nakakatuwa na naging suwabe ang lakad na yon. Parang totoong date na nga yon, Papa Dudut. Kasi kaming dalawa lang at nagkapalagayan pa kami ng loob. Isa pa ay proud din akong isama si Lenny sa galaan dahil talagang maganda siya, Papa Dudut. Pang display kumbaga. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nga madaming lalaki ang nagreregalo at nanliligaw sa kanya. Hindi naging lihim sa ibang mga kaibigan ko ang ginawa kong paglabas kasama si Lenny. Ang iba ay natuwa pero meron ding nagalit. Naging open ang iba sa akin sa pagsasabi na iba na lang daw ang ligawan ko. Kumalat na kasi ang chismis na playgirl daw si Lenny. At kung sino raw yung galante sa mga manliligaw nito ay doon daw ito sumasama. Hindi ko na lang pinansin yon kasi alam ko naman ang totoo tungkol sa totoong katauhan ni Lenny. Mabait siya at higit sa lahat ay madaling pakisamahan. Ang ginawa ko na lang, Papa Dudut, kesa maniwala at makinig sa mga sinasabi nila ay mas dumalas na lang ang pagsama ko kay Lenny para mabakuran ko na siya. Isang gabi ay bigla na lang akong tinext ni Lenny na kung pwede raw ba kaming lumabas ng dalawa at nalulungkot daw siya at gusto niyang may makausap sa tahimik na lugar. At ayun na nga, Papa Dudut,
Saan pa nga ba yung tahimik na lugar na yon? Siyempre, bukod sa sementeryo ay sa motel yon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad ako naghubad sa harap niya at siyempre ganun din siya. Halos mamilog ang mga eyeballs ko dahil sa mga nasaksihan ko. Makinis at maputi si Lenny. Maganda rin ang hubog ng kanyang katawan. Aaminin ko na first ko na may babaeng na isama sa isang motel. Sa umpisa ay kinakabahan ako. Pero habang hinahalikan ako ni Lenny sa leeg ko ay nawala na rin ang kaba ko. Yun nga lang ay para akong naistatwa sa sobrang panggigigil na mahawakan ko na ang walang saplot na si Lenny. Hanggang sa maisakatuparan ko na nga ang mission ko ng gabing yon. Ang sakupin ko ang planeta niya. Nalaman ko na hindi pala akong nakauna kay Lenny, Papa Dudut. Pero hindi naman yun naging dahilan para mabawasan ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Yun nga lang, akala ko matapos ng gabing yon na may mangyari sa amin ay mas magiging malapit siya sa akin, pero nagkamali ako. Naramdaman ko na lamang na unti-unti siyang umiiwas, Papa Dudut. Para bang nailang na siya sa akin after that. Hanggang sa hindi na lang niya ako nire-replyan sa mga PM at text ko sa kanya. Inaamin ko na feeling ko ay na-heartbroken ako. Nag-alala din ako na baka iniisip niya na mapagsamantala ako. Well, medyo nag-take advantage naman talaga ako sa kanya ng gabing yon. Pero ramdam ko naman na pareho naming gusto yung mga nangyari sa amin. Mula nga noon ay wala nang naging pansinan sa aming dalawa. At kailangan ko ng tulungan ang sarili ko na makapag-move on, kundi ako din ang magiging kawawa. Sa kantsyang ng mga kaibigan kong pinagbantaan ako noon na hanggat maaari ay layuan ko si Lenny dahil playgirl siya. Mukhang panalo nga sila pero kung sasabihin ko yun sa kanila. Kaya kailangan ko lang ipagpatuloy ang buhay ko na kunwari ay walang namagitan sa aming dalawa. Laking gulat ko na lamang, Papa Dudut, na makalipas ang isang buwan ay dinalaw ako ni Lenny sa bahay ko mismo. Seryoso ang mukha ni Lenny. Bumulong lang siya sa akin na kailangan daw naming mag-usap sa labas. Importante raw ang sasabihin niya. Nakakagulat naman yung after 1 month ay sakalang siya nakaalalang makipagkita sa akin. At siya mismo ang dumalaw sa bahay namin. Rafael, paandarin mo yung motorsiklo mo. Dalhin mo ko sa may parke, malapit sa simbahan. Seryosong sabi ni Lenny, bagay na sinunod ko naman. Nagtataka lang ako kung bakit parang walang kaimik-imik si Lenny. Kahit pa noong nakaangkas na siya sa akin. Dati-rati naman ay may pasigaw-sigaw pa ito sa tuwing sumasakay ng motorsiklo ko. Bandang 5:30 na ng hapon nang makarating kami sa may parke sa labas ng simbahan. Pagparada ko ng motorsiklo ay bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Itinaas din niya ang kanyang mga palad para takpan ang kanyang mukha, saka ito sunod na umiyak. May problema ba tayo, Lenny? Bakit ka umiiyak? Sino may atraso sa iyo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Ikaw? Ikaw, Rafael? Ikaw ang problema? Ha? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Halos isang buwan na nga tayong hindi nagkikita kasi hindi mo naman ako nire-replyan sa mga messages ko. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Nang biglang, Rafael, buntis ako at ikaw ang ama? Bigla akong natahimik sa mga narinig kong yon, Papa Dudut. May halong kaba, takot, pero nangibabaw ang saya sa dibdib ko nang narinig ko mula sa kanya na buntis siya at ako ang ama. Sa isang igla, Papa Dudut, ay nagpakatatay ako. Kailangan ko siyang suportahan, si Lenny.
sa lahat ng mga gastos mula sa kanyang pagbubuntis hanggang sa kanyang panganganak. Pilit kong ibinigay sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya mula sa gatas niya habang nagbubuntis hanggang sa mga gastusin niya sa ospital hanggang sa manganak na siya. Sa ngayon ay hindi ako makapaniwala na tatay na ako. Sa umpisa ay halos saksakin ako ng tatay ni Lenny, pero sa pagtagal ay natutunan na rin nila akong tanggapin at hindi rin naman kasi ako nagkulang sa pag-alalay sa anak nila habang nagbubuntis si Lenny. Marami sa mga kamag-anak ko at mga kaibigan namin naman ni Lenny ang nagulat sa bigla naming pagsasama sa iisang bubong at pagkakaroon ng anak. At isa na nga dito, si Dina. Hindi ko naman nakalain na mabilis ka pala sa last 4 sa ginawa mong pag-i-score kay Lenny. Pero sigurado ka ba na sa'yo yung bata? Seryosong tanong sa akin ni Dina. Oo naman. Pero bakit mo naman biglang naisip na itanong yan? Wala lang. Maikling sagot niya. Dahil ba sa usap-usapan ng ibang mga tropa ni Lenny na si Joel daw ang ama ng bata? Sunod na tanong ko kay Dina. Dahil dito ay natigilan na lamang siya. O ano? Hindi ka na makapagsalita dyan? Pahabol na tanong ko pa kay Dina. Nginitian lang niya ako, Papa Dudut, bilang tugon. Hindi lihim sa kaalaman ko, Papa Dudut, ang naging usap-usapan na ang totoong boyfriend ni Lenny noong mga panahong nililigawan ko pa siya ay si Joel. Medyo late na nang nalaman ko na sumasama siya sa akin kahit na may boyfriend din siya. Pinakibit-balikat ko na lamang yon kasi mas masaya ako sa tuwing magkasama kami. Pero yun nga, si Joel din pala ang dahilan kung bakit bigla na lang lumayo sa akin si Lenny noon matapos na may mangyari sa amin. Nabalitaan ko na lang na pinagselosan daw ako ng Joel na yon. Kaya nga laking gulat ko nang biglang pinuntahan ako ni Lenny para sabihing nabuntis niya ako. Inisip ko na lang na marahil ay yun din ang dahilan kung bakit bigla na lang silang nagkahiwalay ng ex niya dahil nga sa nabuntis ko na si Lenny. Sa mismong araw ng binyag ng baby ko ay laking gulat ko nang nakita ko sa loob ng simbahan si Joel. Tinanong ko si Lenny ng pabulong tungkol sa presensya ni Joel pero wala naman siyang ibang naisagot kundi ang umismid lang. Alam kong hindi siya komportable sa ginawang pag-attend ng ex niya. Nakipicture pa si Joel at karga ng bata. Dahil dito ay isang katerbang kantsawang narinig ko sa mga close friends ko. Pinag-uusapan daw ng ibang bisita na si Joel daw ang totoong ama ng bata kaya ito nagpakita sa mismong binyagan. Kinagabihan ay tahimik lang ako habang nasa kwarto namin ni Lenny. Tahimik din siya. Ilang sandali lang nang seryoso kong tinanong sa kanya kung sino ba talaga ang ama ng bata. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Lenny. Gusto ko ng diretsahang sagot sa akin. Napabuntong hininga muna si Lenny bago nagsalita. Oo, Rafael. Tama sila. Hindi ikaw ang ama ng baby ko. Walang yaka ka, Lenny. Bakit hinintay mo pang makapirma na ako sa birth certificate at baptismal certificate ng bata? Kung si Joel pala ang totoong ama? Pasigaw na sabi ko kay Lenny. Wala akong choice, Rafael. Nung umpisa kasi ayaw niyang akuin ang responsibilidad kaya gumawa ako ng paraan para magmukhang ikaw ang ama ng anak ko. Mahal mo naman ako, hindi ba? Hindi mo ba kami kayang tanggapin na lang, Rafael? Total eh, ikaw naman ang nakapirma sa mga dokumento ni baby. Walang hinto sa pag-iyak si Lenny ng mga oras na yon. Basta ang ginawa ko ay sumakay na lamang ako ng motorsiklo at dumiretso sa bahay ng barkada ko para makipag-inuman.
Nagsimula na ring maging malamig ang pakikitungo ko kay Lenny mula ng araw na yon. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko, Papa Dudut, hanggang sa may makapagsabi nga sa akin na pwede ko daw ipa-diffuse sa korte ang pag-ako ko sa pagiging ama ng anak ni Lenny. Kailangan ko lang ng sapat na ebidensya na magsasabing hindi ako ang totoong ama. Lumipas din ang mga araw na nakikita ko naman ang labis na pagsisisi ni Lenny dahil mas naging maasikaso siya sa akin. May nakapagbulong din sa akin na pinilit daw makipagbalikan ni Joel kay Lenny pero hindi naman si Lenny pumayag. Dahil dito, Papa Dudut, ay pinilit kong tanggaping muli si Lenny sa buhay ko kasama ng baby niya. Total ay ako naman ang ama ni baby sa mata ng batas. Mabilis na lumipas ang mga araw, Papa Dudut, at unti-unting bumalik sa normal ang naging pagsasama naming dalawa ni Lenny. Ako ang tatay at siya ang nanay. Pinili din naming ilihim ang lahat ng katotohanan na hindi ako ang totoong ama ng baby niya. Para iwas na rin sa chismis ng mga kapitbahay at ng sarili kong pamilya. Nagsimula na kaming muling magsiping ni Lenny at pinaparamdam naman niya sa akin na akin lang siya. Dahil dito ay hindi ko na muli pang inungkat ang nakaraan. At mas pinili ko na lang, Papa Dudut, na ibalik ang lahat sa dati. Dahil dito ay naging masaya kaming dalawa. Hanggang nitong nakaraang taon, Papa Dudut, bago magpasko ay umuwi ako ng bahay nang wala si Lenny at ang baby namin. Noong umpisa ay kinabahan ako at iniisip ko na baka may masamang nangyari sa kanila. Pero habang naghahalungkat ako ng mga gamit ay napansin ko na kasama din niyang nawala ang dapat sana ay savings namin na 15,000 pesos. Para akong pinagtakluman ng langit at lupa, Papa Dudut, dahil isang text lang ang sinagot sa akin ni Lenny noong hinanap ko silang mag-ina. Sinubukan kitang mahalin pero mas mahal ko pa rin siya. Sorry, Rafael. Ibabalik ko ang pera mo kapag nakapagtrabaho na ako. Kailangan lang namin ang panimula ni Joel. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay naiiyak pa rin ako sa tuwing naaalala ko lahat ng sakripisyo at paghihirap na inalay ko para lamang sa kanya at sa anak niya. Sa sobrang sama ng loob ko ay binato ko ang cellphone ko matapos kong mabasa ang text message niya na hindi ko na nagawang mag-reply pa. Sa kasalukuyang panahon habang sinusulat ko po ang liham ko ay masasabi kong hindi pa rin ako tuluyang nakakapag-move on. Sa katunayan, ni hindi ko magawang ayusin ang sarili kong cellphone na binasag ko sa sobrang galit ko sa mga ginawa sa aking panloloko ni Lenny. Papa Dudut at mga kaibigan, ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang hanapin at ipaglaban ko ang karapatan ko kay baby dahil ako naman po ang nakapirma bilang ama? Baka sa gagawin kong yon ay mapilit ko pa si Lenny na makipagbalikan sa akin at subukan muli naming magsama. Dahil aaminin ko po sa inyong lahat, nasanay na ako na kasama ko si Lenny sa pang-araw-araw at mahal na mahal ko siya. Sa sobrang mahal ko siya ay handa akong patawarin siya. Sobra po akong nasaktan at hanggang sa ngayon, Papa Dudut, December pa ito nangyari pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin ako sa matinong pag-iisip. Lagi akong tulala sa trabaho ko. Sana po ay mapayuhan ninyo ako sa aking problema. Lihim ko pong babasahin ang mga ipopost ninyong mga comments sa comment box ng YouTube ni Papa Dudut. Ang inyo pong kastorya, Rafael ng Chaong Quezon. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang
balikat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.